may iba't ibang paraan ng pagkontrol ng mga pesteng insekto at sakit sa ating mga taniman. Ang chemical control ay ang pinakamadali at pinakamagaan na paraan ng pagkontrol. Ito rin ang paraang ginagamit ng karaniwang farmers dito sa Pilipinas. Ngunit hindi aware ang karamihan sa epekto ng maling paggamit ng mga pesticides. Ang development ng pesticide resistance ay isa sa mga resulta ng maling paggamit ng pesticides. Ang paulit-ulit na paggamit ng pesticides na may parehong active ingredients at mode of action sa mahabang panahon ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pesticides resistance. Noong una, hindi ito alam ng maraming magsasaka. Ngunit sa katagalan, unti-unti na silang nagkaroon ng ideya tungkol sa dahilan ng pagkakaroon ng pesticides resistance, kaya iniiwasan na nila ang paggamit ng paulit-ulit sa iisang klase lamang ng produkto. Subalit hindi pa rin alam ng karamihan ang tamang paggamit nito, dahil hindi sila aware o kaunti lamang ang kanilang kaalaman sa kemikal. Hindi nila alam kung ano ang pagkakaiba ng brand name at ang active ingredients. Ito ngayon ang ating pag-uusapan, ang brand name versus active ingredients. Personally, may nakaka-encounter akong mga farmers. Kapag alam nilang ang isang brand ng produkto ay epektibo, yun at yun na lang ang palagi nilang ginagamit na halos ayaw nang gumamit ng iba. Sa katagalan ng gamit ay nawala na ng bisa dahil nag-develop na ng resistance ang mga peste sa pesticides na ginagamit nila. Dahil sa pangyayari, nagpalit ng klase ng produkto. Ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman, ang pinalitan lang ay ang brand name, ngunit pareho pa rin ang active ingredients, kaya wala pa rin magandang resulta na nakikita. Dapat nating malaman ito, mga ka-agri, na marami at hindi lang iisa ang manufacturing company ng mga pesticides. At sa bawat company na gumagawa ng produkto ay may kanya-kanyang pangalan o tinatawag na brand name, pero iisa ang kanilang active ingredients. Kaya mga ka-agri, kapag nagpapalit tayo ng insecticide, huwag ang pangalan o brand name ang ating titingnan, kundi ang active ingredients na nasa loob ng produkto para maiwasan natin ang pagkakaroon ng pesticide resistance na sanhiin ang paulit-ulit na paggamit ng pesticides na may parehong mode of action at parehong active ingredients. Para sa karagdagang detalye patungkol sa pag-iwas sa pesticide resistance, panoorin ang aking previous videos. Narito ang mga sample ng mga insecticides na may iba't ibang pangalan o brand name, pero iisa ang active ingredients. Ang Magnum, Model, Bushwhack, Racket, Bugbuster, Simbush, at Knockout ang halimbawa ng insecticides na may iba't ibang brand pero iisa ang active ingredients, Cypermethrin. Ang Zulpak Lambda, Ariba, Torch, Bida, at Karate ay halimbawa naman ng mga brand name ng produkto na ang active ingredients ay Lambda Cyhalothrin. Ang Primafos, Ventures, at Selecron ay mga brand name ng produkto na ang active ingredients ay Profenofos. Ang Ascend, Borex, at Promise ay mga brand name ng produkto na ang active ingredients ay Fipronil. Ang Scorpio, Metomite, Bangis, Gold Price, Bagyu, Terapest, at Lanate ay mga brand name ng produkto na ang active ingredients ay Metomil. Ang Glyphotex, Demolition, Garab, Glyphosel, Square Off, Shine, Zaya, at Roundup ay halimbawa naman ng non-selective post-emergent herbicides na ang active ingredients ay glyphosate. Did you see that, mga ka-agri? Napakarami ng pangalan pero pare-pareho lang pala ang mga laman o active ingredients. Ang mga produktong ito ay nagkakatalo na lamang sa presyo. May mamahalin at may mumurahin. Hindi laging totoo na ang mamahalin ay mas epektibo at ang mumurahin ay hindi epektibo dahil minsan ay nakadepende na lamang ito sa paggamit at aplikasyon. Mamahalin man o mumurahin ang produkto kung hindi tamang aplikasyon, ay hindi pa rin natin makukuha ang magandang resulta na nais nating makamit. At magdudulot pa ito ng resistance sa mga sakit at pesteng insekto. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa videong ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!